So yan, what's up mga kadako, no? Welcome back sa ating channel, Aklan Flyers TV. So, happy new year mga kadako, no? Yan, so sana marami pang blessing na dumating sa atin, sa mga kapwa nating fans yun dyan, at sa mga sumusubaybay, at lahat ng mga vlogger, mga video vlogger sa buong mundo, no? Lalo-lalo na yung mga Filipino vlogger natin. Sana marami pang blessing na dumating sa atin at sa pamilya natin. So, for today's video mga kadapaw, ay tuturo ko sa inyo kung paano bilangin yung palagas na napakpak para hindi na tayo mamblema pagdating ng derby. So, kung gusto nyo matutunan, tara! So, ito na nga mga kadapaw, no? Alam ko, excited na rin kayo. So, bago natin yan talakayin mga kadapaw, meron ako i-share sa inyo about sa feathering. Yan. So, ano ba yung kahalagahan ng feathering ng mga kalapate natin? So, sa feathering mga kadapaw, ay mahalaga yan. Lalong-lalo na pagka malapit na yung training tsaka yung derby natin. Ang feathering o force molting, ganito yan mga kadapaw, no? So, kukuha tayo ng sample na kalapate. Yan. So, ito. Young bird. Young bird siya mga kadapaw. Yan. So, ang feathering mga kadapaw, ganito. So, yan. Yung 9 tsaka 10 flight niya, yan. Gugupitin natin yan. Yan. Mga ganito kahaba mga kadapaw. Mga 2 inches. Ayan. Yung 9 tsaka 10. Pero depende sa inyo mga kadapaw, no? Kung ilang piraso ng pakpak ang gusto nyong baguhin. Kasi binabago natin yung pakpak niya para maganda yung tubo ng pakpak niya. So ganito nga ang ginagawa natin. Pati buntot, nasa sa inyo yan. Pwede nating gupitin yan. Ayan. So magsasample tayo ng paggupit ng pakpak mga kadapaw. Kung gaano kahaba at kung saan banda igugupit. Ayan, tingnan nyo mga kadapaw. So ito nga. Ayan, ganyan. Tatlo nga yung ginupit ko mga kadapaw, no? Kasi yung tatlo medyo matanda na yung pakpak. Ayan. So after mga 4 days to 7 days pwede na nating bunutin yung pakpak niya. So ganun din sa kabila mga kadapaw. Ayan, gupitin din natin yung tatlong pakpak. Ayan. Ayan, oh. Ayan na. So, ganyan lang yung feathering, mga kadapaw. Ganyan ako mag-feathering sa mga ibon natin. So, bago nga tayo mag-feathering, mga kadapaw, make sure natin yung ibon natin rumuronda na, matibay na sa liparan. Kasi pagdating, ipapahinga na natin sila, no? Pag binunot na natin to. So, may nagtatanong, gaya nga ng sabi ko dati, pinapalipad ko yung mga kalapate na naka-feathering. Kahit ganyan, pinapalipad ko yan, mga kadapaw. Kasi lilipad yan. Lilipad yan sila, kahit yan ito kay Kle. Ayan. So, pagka binubunot na natin, pag ginugot na natin yan, di na pwedeng lumipad. Papahingahin na natin. So, ang pagtubo ng pakpak, mga kadapaw, is mga kulang-kulang 2 months. Yan. So, sa akin, mabilis lang ako magpatubo kasi may ginagawa tayo, no? So, sa next vlog, ituturo ko yan kung paano magpabilis ng patubo ng pakpak. Yan, no? So, ngayon, alam niyo na kung paano yung tamang pag-feathering, mga kadapaw, no? At tatalakayin na natin yung topic natin for today's video. So, tara!
So ito na mga kalapaw. Ayan, ganda na, ang gaganda ng katawan, no? Ayan o, muscle. Ayan. So Batista line niya to, no? Ayan, hen. So Sambuanga banded natin. Ayan. Ito na mga kalapaw, ituturo ko kung paano natin bilangin ang palagas na pakpak ayon sa buwan. So ngayon mga kalapaw is January, no? So sa susunod na buwan, February. So nakikita nyo ba yung bagong tubo na pakpak? Ayan. Ito. Iba yung kulay ng yung papatay na napakpak, yung dating pakpak niya. Ayan. Medyo brown. Brown na siya. Ayan. Nakita nyo ba yung diferensya? Ayan. So ang pagbilang niyan mga kalapaw ganito. Kung January ngayon, no? Ibig sabihin, February, malalagas na to. Ayan. Yung brown na pakpak na to, yung kasunod ng bago. February, malalagas na yan. March, April, tsaka May. May yung huli. So, sa derby, mga kadapaw, tsaka training, mga March siguro magsa-start yung training nito. So, ngayon, January, papalitan natin ng bago, force molting natin. Medyo malayo-layo kasi yung distance ng race nila sa Sambuanga. Ayan. Ito, itong apat na to, puputulin natin yan, ife-feathering natin. Para pag tumubo, sabay-sabay. No? So, January, February, March, meron na silang bagong pakpak. So, maayos na yung bagong pakpak nila. So, ganun lang mga kadapaw, no? Yung pagbibilang ng pakpak sa mga ibon natin. So ngayon, ayan. So ulitin natin. Ito, itong bago na to. Ayan, medyo malikot. Ayan, itong bago. Ayan, itong bago. Ayan o. Ayan, itong bago. Itong bagong flight. Ngayon, January. So malalagas na yan. Itong lumang flight niya ng February. Tapos ito, susunod, March, April, May. So, bakit nga ba ganun yung pagbilang? Monthly, malalagas. So, ganun nga yung mga kalapate natin, mga kadapaw. Ang kalapate, isang beses lang maglulugon sa isang taon. So, yan yung tanda ninyo. So, sa iba, no, hindi ko naman alam yung sistema nila. So, sa atin, sa akin, sa loop ko, ganun. Tsaka, hindi ako masyado mahilig sa feathering, no? So, in-explain ko lang sa inyo yung kung paano mag-feathering. So, ngayon, magpe-feathering tayo para ipakita yung paano ang proseso ng feathering. Tsaka, paano yung magbilang ng pakpak ayon sa buwan. So, sa akin kasi ang feathering mga kadapaw, importante din talaga na bago lahat yung pakpak. Pero sa experience ko mga kalapaw, no, kahit hindi ako nagfe-feathering, umuwi rin yung mga kalapate natin kahit kulang ng isa o dalawang pakpak. So bakit ganun yung nangyayari? Kasi umuwi rin kahit kulang yung pakpak. Sa depende na yan mga kalapaw sa conditioning tsaka linyada ng ibon mo. Kahit nag-feathering ka pa, hindi mo naman masasabi na mananalo ka talaga. Pero, nasa fanshare yan kung ano yung gusto niyang sistema. Sa atin, hindi tayo gaano nag-feathering. Pero, binibase natin yan, yung ibon natin, sa training tsaka derby. Baka, pagdating ng training o derby, mahirapan din siya. Kasi lugon, masakit yung katawan nun. Tsaka, lagas na lahat yung pakpak, tsaka hindi pantay-pantay yung pakpak niya. So, gaya ng ganito, mga kadapaw, no? Kuha tayo ng sample. Ito. Meron tayo ditong medyo may edad-edad, konti sa kanila, mga young bird. Ganito. Ganito yung ibig kong sabihin. Babantayin nyo yan. Etong mahabang tatlo, yan yung pinakaluma niyang pakpak. So, pagka ganyan mga kadapaw, no, medyo mahihirapan din yung ibon natin na kumampay.
lalo pa matatanggal na to. Yan, matatanggal na yan. Pero merong mga ibon mga kadapaw, no? Lalo na pag extreme long distance na sinasabi. Kasi ganyan yung mga pakpak. Mahaba yung primary feather nila kesa dito. Normal yon sa kanila mga kadapaw. Kasi ito, hindi normal yan kasi papatay na, no? Ang paglipad kasi ng kalabate mga kadapaw, pag ganyan. Pag ganyan. Parang asagwan, no? Ito yung primary, yan yung ano niya, sagwan niya sa himpapawid. Hindi naman pag ganyan yung lipad, hindi ganyan. Hindi. Pag ganun. Pag ganyan yan sila. No? Comment lang kayo, baka mali yung pag-explain ko, pero base sa pag-search ko, ganyan yung lipad ng kalabate. So ngayon mga kadapaw, no, sana may natutunan din kayo sa topic natin. At sa susunod nating topic mga kadapaw is yung sinasabi ko na paano magpabilis ng pagtubo ng pakpak. Ano yung binibigay natin at ano yung ginagawa natin sa ibon natin. So ipapakita ko rin yan sa mga susunod pagtapos nating bunutin yung pakpak niya, no, yung mga na-feathering natin. So ngayon magpe-feathering tayo at pagkatapos nating bunutin mga after 4 days tsaka, o 7 days pag malambot na, wala nang ugat, wala nang dugo, pwede na natin bunutin. Ipapakita ko rin yan sa inyo mga kadapaw para masundan nyo yung proseso natin, no? Sa inyo yan kung gagayahin nyo o i-skip nyo. So maraming salamat sa inyo mga kadapaw at happy new year sa inyong lahat. So sana maging safe tayo at manumbalik na yung karera dito sa laro natin, sa sports natin na pigeon racing. So good luck sa may mga karera at good luck rin sa mga newbie na gustong pumasok sa pag-iibon. So tandaan nyo lagi, mag-umpisa tayo sa tama. Tama lahat yung umpisa natin, huwag na tayong mag-umpisa sa mali. Yung expect natin na magsa-champion tayo, makakamit natin yan sa ano na rin, sa pagsisikap natin, no? Pero kung nag-umpisa ka ng mali, expect mo na mali yung ano yan, result. Pero pag nag-umpisa ka ng tama, tama rin yung magiging result. So maraming salamat mga kadapaw, no, sa suporta nyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, no, baka naman mag-subscribe ka na para marami kang matutunan pagdating sa pag-iibon. Maraming salamat sa iyo, kadapaw. So shout out mga nagpapa-shout out diyan. So hindi ko na kayo iisa-isahin, sobrang napakarami. Sa susunod na video, mga kadapaw, meron tayong ano diyan, oras pagdating sa mga shout out na yan. So ilalagay ko na lang yung mga pangalan nyo sa mga gustong mag-shout out. So sobrang dami nyo rin mga kadapaw, maraming salamat sa suporta nyo. Alam nyo na, God bless.